mga kuis, mga ateis, welcome back sa aking channel, Jesus Quiz Alan. At yung araw papanoorin natin, isa na namang bagong video na bibigyan natin ng reaction. At ang video na to, itong multo sa dalawang singers na nagiging controversial lately because of doon sa isang statement ng isang mother ng isa sa dalawang singers. And I'm referring to Raquel Pempenco, yung nanay ni Charisse Pempenco, na nagbigay ng statement about the performance of Morissette Amon during the, I think, concert ni David Foster. At parang si Morissette yung parang kinuha niyang kapalit ni Charisse Pempenco, diba? So, hindi ko na ito patatagalin, papanoorin natin kung video comparison ng dalawang singers na nag-perform in front of David Foster. At they both sang one of the David Foster's best songs and most popular song ata, yung I Will Always Love You by Whitney Houston. I Will Always Love You. So, let's go! 3, 4, and... Panood natin yung comparison video ng dalawang singers, si Charisse Pempenco or Charisse and Morissette Amon, na parehong kinanta yung I Will Always Love You, na I think sinulat ni David Foster and one of the most popular songs niya ni David Foster. At pareho rin silang kumanta during the concert of David Foster. And
nakita naman natin, very obvious na si Therese yung angat sa performance na yun. Morissette, medyo nagkulang. So, okay, pagpuntahan natin kay Therese. Isa lang ipansin kong kay Therese is that yung sa diction. May mga words yung medyo hindi niya nasasabi ng tama. Pero despite of that, nabawi naman niya yun sa emotion or your feeling ng, sa pagkanta niya. Yung power ng boses niya at sa kanyang taas ng boses rin niya. Diba? Ang linis. Ang linis ng performance niya and hindi nga halos mapansin yung medyo problema niya sa diction. And maraming beses ko na itong napanit yung performance ni Therese, pero until now, kinikilabota pa rin ako. Nandun pa rin yung goosebumps. It means that her performance is talagang powerful, talagang tatatak talaga sa taong nanood. And we saw that on the video na talagang lakas ng impact ng performance niya sa mga nanonood sa audience, di ba? Then, dun kay Morissette Amon, di ko sinasabing pangin yung boss niya. Walang pwede mag-how you call it, yung husay niya sa pagkanta and taas ng boses niya. Pero, marami akong nakita hindi okay para maitapat dun sa kay Therese. Una, may mga words rin siya na kinakain. So, this is different. Ito kay Therese, diction lang. Hindi na sasabi ng tama eh. Which is, normal lang sa mga Filipinos yung hindi niya masabi ng properly yung word. Pero kay Morissette, kinakain yung some of the words. Second, kulang sa emotion. As in, parang kumanta lang siya sa harapan ni David Foster, pero nagkukulangan ako sa emotion na. Parang hindi ko naramdaman yung emotion ng kanta. As in, parang kumanta lang siya doon para harapan. Then, yung sa boses, again, undeniably naman, maganda yung boses niya. And, sa strength, sa pagiging powerful, yes, powerful yung boses niya. Pero yung performance niya at that time wasn't as good as kay Therese. Then, ano pa, as in, talagang hindi siya kanun ka, yung impact, kulang siya sa impact. And, we saw that on the video, parang, hindi ganun kalakas yung impact sa mga audience. Especially na we know na karamihan dyan mga Pinoy ang mga nanon. Pero, and si Catherine na singer si Morissette. Pero, parang, di ba? Parang, woo! Parang, woo! Yung natanggap niya. Parang hindi ganun ka-overwhelming yung pag-accept ng mga viewers. So, maybe sa longer video siguro makikita natin kung kaano karami. Pero, based po sa napunan ko, talagang mas malaki yung suporta ng mga singer, ng mga viewers or audience dun sa performance ni Therese over Morissette. So, again, parang gusto kong umagree kay Rocky Pempenco, yung nanay ni Therese, na talagang no one can beat Therese pagdating sa international performance, diba? And si yung kay Morissette, yung performance niya malayo sa kay Therese. And I'm sorry sa mga fans ni Morissette, I'm sure puputaktahin itong mga video ko ng mga fans ni Morissette, pero I could say na talagang wala, hindi pa rin matapantayan ni Morissette yung ating performance ni Therese during that time. So yun, so I hope nagustuhan niyo yung mga sinabi ko today. So kung nagustuhan nyo man, please mag-comment kayo sa baba. At kung nagustuhan nyo rin yung comparison video ng dalawa, si Therese at si Morissette, mag-comment kayo sa baba. And I will read all your comments and I will try to react or mag-reply pabalik sa inyo. So, yun. Thank you very much. So, before I end this video, please don't forget these four things while watching my videos. Comment, like, share, and subscribe to my channel. The Alex Q Show, ang pinagtalaga channel, probably from the vlogs at Tamat Lang People Presents. So, there you go. Maraming salamat and have a nice day to you. And advance,
a very solemn Holy Week sa inyo. So, bye-bye!